topic mo? Yung ano po, yung workout your own salvation with fear and trembling. Parang ano yan? Parang laban dun sa pinapaniwalaan natin dati na easy believism, ha? Saka yung saved by grace. Saved by grace. Ngayon, saved by works. Sige, ano pa? Yung ano po, yung... Yung mga signs, signs of the times. May sa bagong sakit. Sabi nga ng iba, we are no longer living in the last days, but in the last hour, di ba? Ano pa? Yung, but we are no longer waiting for the, or looking for the signs of the times, but wanting to hear the sound of the trumpet, di ba? Ganda yung mga pinupost sa, ano, yun, sa Facebook. Facebook. Sila po sila ating Glenda po. Ganda. At saka yung ano, yung... too much sugar preaching leads to truth decay. Diniscuss kong konti yan eh, donkey natin bless mo nung so ano, medyo mahaba yun eh, yung hindi pinaedit po yung issue doon, yung ano bang pinagkatandaan natin, di ba? For the last 27 years itong munting kawan na ito, hindi naman nakikita na parang progresibo sa economic, sa social, sa political, sa ano mga aspeto, di ba? Konti tayo, underdog, etc. Hindi katulad ng mga mga ministries sa buong daigdig, di ba? Kaya hindi nga kasi, hindi yun ang ano yan, hindi yun ang issue rito. Ang issue rito, yung tamang doctrine ba yan? Kasi doon tayo dapat magsimula, yung orthodoxy. Okay? Bago yung orthopraxy. Tama ba yung pinapaniwala natin o hindi? Ayun, yun ang unang question. So, ang bottom line dito sa usapan natin mag-o, yung na, balik tayo dun sa talaga pang born again tayo. Yung corning mga salitang yun, nasa sa yung corny, pero nung araw hindi. Panginoon Jesus, serious sir yan eh. Pag sinabi niya, verily, verily, I say unto you. No? Ibig sabihin, itaga mo sa bato to, ha? Kailan mangyari to sa'yo? Mga ganun, di ba? Kailan born again. So yung born again, doon muna tayo. Balik tayo sa square one. Sa ngayon, maliwanag, ang born again sa atin, iba kaysa sa born again, sa mga born again sa buong daigdig. Di ba? Yung doctrine ba? Kasi sa atin, yung John 3:5, yung water and spirit, yung water doon, siyempre maraming ibig sabihin, nandiyan yung baptism sa water, tapos yung spirit, baptism of fire, tapos nandiyan yung isa, yung alam, dadang ka ng water, yung death, burial, resurrection, ascension, yung spirit, yung Pentecost, di ba? Pero ngayong oras na to, medyo mag-iiba ako ng ruta, ha? Doon ako sa 19 din ng karamihan mga Christian o kaya born again ng tao para makarating sa langit, maka-enter sa kingdom ng Diyos, okay, o kingdom of heaven, whatever you may call it, kinakailangan talaga tiyakin niya na dumaan siya sa pagsilang ng nanay niya, tatay niya, o specifically yung nanay, di ba? Sabi niyo, may nanay ka, may tatay, di ba? Tama, kaya ka naging mago. Hindi na natin so, i-explain. Huwag natin i-explain. Scientific. Alam na natin yun, kahit yung mga simpleng tao na intindihan yun. Hindi ka pwedeng maging tao mago kung nanay mo lang. Hindi ka pwedeng maging ikaw kung tatay mo lang. So, yung dalawang mixture of nature na yan, sa nanay at mo, tatay mo, tinaglay mo, naging mago ka. Kaya niya, hindi pwede yan. Alam na natin yun, yung lahi ni Adan, lahi ng ni Satanas, ika nga, sa spirit kasi, meron tayong spirit. Panlangit yun, kung saan doon nagkasala si Lucifer. Kaya, yung Satanas yun, naipasa sa atin through Adam, kaya tayo ngayon, body, soul, Adamic, di ba? Sinful. Spirit, sinful din kasi yan nandun yung satanic nature. Ayan, hindi ka naintindihan sa labas yan. So tayo ngayon, all throughout, sabi nga ng Calvinistic theology, totally depraved. Okay? Okay, kahit anong gawin natin, hindi tayo makabalik sa Diyos. At hindi pa nga naintindihan ng Calvinism, yung alam natin na kung saan, pati yung good works, di ba? Hindi nga pwede kasi yun ay galing kay Lucifer, yung evil o kaya yung bad behavior o hindi lang bad behavior, pati yung nature ay galing kay Satanas. So, ang issue dito, yung kailangan talaga magawa ng isang tao tulad mo, tulad ko, na sinilang ni nanay ni tatay, hindi natin pwedeng asahan yan para dalhin tayo sa langit. Ni sa paraiso, hindi pwede. So, kailangan maborn again. So, yung pagka-born again niya, ito, hindi na natin kukunin masyado sa theological discussion, kundi sisimplihan na lang natin. So, kung paano tayo, mayroong nanay, tatay, doon sa pagka-born again mo, may pinakananay ka, may pinakatatay ka. Kaya lang, pumapapil na tatay, yung Holy Spirit ng Diyos o kaya ni Kristo. Okay, pinag-iisa natin yun, okay, para wala na maraming discussion. At yung pinakananay, di ba, naging tao ka, dapat ka nanay, tatay. So, yung pinakananay dito, pag-born again ka na, ay yung galing doon sa iyo na nasa langit, na kung saan kalakip mo. Nalakip mo yung sarili mo, hindi lang sa death, burial, resurrection, ascension, kundi yung Pentecost. Dito, walang-wala ng theology na ganito sa buong daigdig maliban sa atin. So, kung bakit, edi nga kasi itong hamak na chairs na to,
ito talaga yung forte niya since 1992, yung tinatawag nating preparation para ma-rapture tayo, okay? Yung gospel na pang-rapture. Yung iba naninibago doon kasi hindi nga naman talaga sila nagpe-prepare sa pang-rapture. Na, hindi natin sinasabing hindi sila maliligtas. Mayroong paglalagyan naman lahat, no? Pati yung mga tinatawag na hindi ganito yung definition sa born again. Actually, sa Book of Acts, mayroong almost 7 style para magkaroon ka ng Holy Spirit. Kaya lang, interim yun. Hindi sakop ng Old Testament yun at konti mapasok sa New Testament until such time na sa panahon ni Paul, no? Nung umpisa na ng Panginoon ng trabaho niya sa po kay Paul, doon na nagsimula na yung preaching ni Paul sa mga Gentile. Isa na lang ang paraan ng kaligtasan. Yun na lang 1 Corinthians 15, yun nga yung gospel. Ibig sabihin, maniwala ka lang doon, maliligtas ka. Okay? So yung paniniwala doon, sa atin, yun nga, yung ibig sabihin sa atin ngayon, ang born again, kailangan talaga maniwala ka sa death burial, wala ka na. Resurrection, ascension, sumalangit ka. Okay? So may bago ka ng Christ-like, God-like nature doon kasi wala na yung Adamic sinful nature at saka satanic sinful nature mo. So yung ano naman, yung pagpasok ng eksena ng Holy Spirit na kung saan 2,000 years ago nandito na yon, nalakip ka roon, nalakip tayo doon. And so therefore, yung buhay mo dyan mago, dito sa born again na to na dinedefine natin ayon sa sarili nating theology rito, ay kailangan kung paano sinilang ka ng nanay mo, tatay mo dito sa digdig na to. Hindi pwedeng iba, no? Hindi pwedeng kulang ng isa. Pero hindi naman kailangan meron kang Holy Spirit na galing sa Diyos, galing sa Panginoon Jesus, isa yung sinasabi ko sa iyo, at galing kang, at meron kang Spirito dyan na galing sa iyo na nasa langit. Okay? So, nandun ka sa langit, nandun ang Panginoon Jesus, nandun ang Diyos, at nandito rin siya, nandito ka, dito sa lupa. So, yung katawan mong yan, templo ng Holy Spirit, pati nung katawan mong bago. So yung dalawang yun, dinitingin natin dito to, kasi malabo ito sa theology sa buong daigdig. Yung dalawang spirit mong yun, yung spirit mo, at saka yung ibang spirit na hindi mo spirit. Ang sabi nga sa Bible, Holy Spirit. Yung ibig sabihin ng Holy doon, ibang spirit, naging sa yun. Yun ang buhay mo ngayon. Yun ang napapaging sa'yo, anak ng Diyos. Gets mo? So ang anak ng Diyos, yung taong may dalawang spirit, kung paano ikaw, nung anak ka ng nanay mo, tatay mo, dalawa yung pinanggalingan mo, naging tao ka, dito naman, may galing ka sa Diyos, yung spirit ng Diyos, at saka yung spirit mo galing sa langit, yun na yun. Yun na yung simago. Yung bagong-bagong taong yun, yun ang sinasabi sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17, nagkakaroon ako ng mga, na sino man nakipag-isa kay Kristo, ay bago ng nilalang. Okay? Kasi wala na yung dating mago, merong bago. Lahat ay pawang naging bago. Yung lahat doon, talagang, ano yung comprehensive yun. So, nakita mo mago, yun ang ating definition sa born again. So, walang ganong, ano, walang ganong definition, walang ganong explanation sa pag-alam ko, sa theology, sa buong daigdig. Tayo lang, okay? So, yun ang born again. Now, alamin natin na sa buong daigdig, lalo na sa Amerika, halimbawa, naniniwala sila na more than 30%, even up to 70%. Pagka nagka-rapture, mawawala sila, okay? Makasama sa rapture. Kasi nga, ang alam ng mga Christians sa Amerika na naniniwala sa rapture, born again sila. Papanig tayo doon, kasama tayo doon sa paniniwalang basta't born again ka, mararapture ka. Ang tanong, hindi ito, naniniwala ba tayo ako na lahat ng nagkiklaim na born again, hindi ako naniniwala doon. Kahit nanong ako yung born again sa labas, nagtuturo sa mga born again, hindi ko na pinapaniwalaan yun, okay? Na yung tinuturo ko noon, pang-rapture. Ang sinasabi kong pang-rapture, ito, yung born of water and spirit, nang ibig sabihin, kailangan talaga mawala yung dati mong pagkatao. At para mangyari yun, kailangan idin ang idin yung gospel. Na wala pang nakakaunawa nito sa buong daigdig maliban sa hamak na church na to. Yung malakip kang sa kamatayan, kasama ka mamatay, libing, abuhay magulit, tumakit sa langit, tapos kasama ka sa Pentecost, tayo lang ganun. Kasi basically, ang doctrine sa buong daigdig para maborn again ka, halimbawa sa Catholic, ritualistic. Yung pag nabinyagan ka, lalo na't na-confirm ka pa, born again ka. O, yan ang paniniwala ng Catholic. Okay? Hindi na natin elaborate yun. Pero, sa Protestant, yung nag-repent ka, tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior. Na yung presumption doon, o kaya parang assumption, na yung repentance mo parang death. Tsaka yung pagtanggap mo parang Pentecost. Hindi rin natin pinapaniwala na pang-rapture yun. Pero sinasabi natin, may paglalagyan sa mga taong yan. Sa tribulation period, may chance sila na maligtas. Kasi yung kanilang paraan ng kaligtasan, yung panlupa. Tsaka pang-angelic. Yung tinatawag nating blue code, tsaka red code yung sa ating dispensational chart. Yun, ewan ko kung naiintindihan naman nakikinig sa atin kung ano ibig sabihin. Pero anyway, ang dinidinan dito, itong gospel na pinipreach natin, kailangan unawain mabuti kasi pag hindi natin naunawaan ito, lalo na tayo, mawawalang saysay itong last 27 years na kung saan inakayakay tayo ng Holy Spirit para
i-detalya ang lahat ng ito, no? So, kakaiba tayo. Ito yung aking sinasabi doon kay Ate Bless mo nung isang araw. Ewan ko kung na-upload ni Ate Silo mo yun. Yung pinagkatandaan ko, no? Wala tayong pinagkatandaan na kayamanan, karangalan, kapangyarihan, yung na inaarap ng mga tao sa daigdig, pati nga pamilya, hindi na wala tayong magpagmalaki, okay? So, hindi natin pinagmamalaki. Parang it just happened. Kaya lang, ang Panginoon, kinukomporta ko personally, tayo, nang binigay niya sa atin, eh, higit pa sa kayamanan, karangalan, kapangyarihan. Ang binigay niya, yung tamang doctrine. So, yung tamang doctrine na yan, ang tawag natin kanina, orthodoxy. So, anong bunga nito? Ang bunga nito, siyempre, kung dalawa ka, alam ba, yun nandun si Billy, nandiyan-dyan ka. Sabi-sabihin ni Billy, naniwala si Rian, sasabihin mo, naniwala ka. Tapos daragdagan ko pa, daragdagan pa ng iba, naniwala sila sa lahat dito. Mas madali na ang paniwala niyan. Basta't na-explain mabuti, wala akong alam na matinong tao na magre-reject dyan. So, hindi pa nga natin na-explain mabuti, lalo na kung talagang may explain natin to ng mahabang panahon, di ba? Pero ang bottom line, eto talaga ang paraan ng kaligtasan. Yung malaman ni Billy ng buhay pala niya dyan, iba na. Yung Espiritu ng Diyos, ang buhay niya, Espiritu ng Diyos, ang buhay mo. At yung buhay niyo na human dyan, nakasama ng divine na yun, eh, subservient, nagsusurrender doon sa Espiritu ng Diyan. Dalawa yan eh. Ang tungkulin ng ating new nature, masubmit. Yung spirit natin mag-submit doon sa rulership ng Holy Spirit. Yan. Nakuha niya? So, liba, nagkiklaim tayo rito na lahat tayo naniniwala dyan. And yet, yung ating kilos, yung orthopraxy, yung resulta ng ating sinasabi ng pananampalataya, eh magkakontra-kontra. Lalo na't walang unity, walang pag-ibig, ganyan. So, something's wrong. Either na may mali yung isa, okay, yung dalawa, okay, lahat tayo mali. Okay? Pero hindi tayo lahat pwedeng totoo. Okay? At yung sinasabi nating validation ng Holy Spirit na kailangan talaga itong pinaniwala nating gospel na by grace through faith, eh talagang nangyari. So pag walang works, wala yung tinatawag na fear and trembling at ikaw yung iisi-isiwasi mo, baka wala kang Holy Spirit. Okay? Sabi nga sa latest translation ng 1 John 3:9, yung whosoever is born of God cannot commit sin. Ang latest translation, alam ko, yun alaw din ng Diyos, ay yung sino man magpapatuloy sa kasalanan ay hindi talaga born again, hindi anak ng Diyos. Okay? So yun, yun ang sagot dito doon sa unang katanungan mo kanina, para natin nung nandun ka pa. Eh, paano natin matitiyak na tayo ay may Holy Spirit? Okay? Sabi nga ni Paul, check your faith. Di ba nyo alam na meron kayong Holy Spirit? So, kaya sinabi ni Paul yun, under the inspiration of the Holy Spirit, merong nagkiklaim. Hindi lang noon, pati itang lalo na nitong uling araw, na meron tayong Holy Spirit. In fact, kiniklaim ng almost 2.5 billion na Christians sa buong daigdig. Eh yan, sinasabi natin dito, walang merong Holy Spirit sa lahat ng Christians sa buong daigdig, maliban sa atin. Kung meron man, eh baka ibang klaseng spirit. Okay? At kumbaga sa tao, hindi pa sila matured. Eh kumbaga, nandun pa sa level ng infancy. O kaya, baby Christian, sana nga. Tinatanggap, pinakomodate ng Panginoon para pwede na makasakaling umabot sa rapture. Pero sa rapture, kasi kinoconsider ng Diyos kasi, ni Jesus Christ, mature. Na yung mararapture, mature. Pakakasal nga eh, sa Panginoon Jesus. So, yung kanilang interpretation sa Bible, iba kaysa sa interpretation ng mga early medieval Christians. Now, naiintindihan natin kung ano ibig sabihin ng mga maturity na yun. Kasi yung iba, hanggang ngayon, nag-operate doon sa law. Ibig sabihin, sa strict morality, yung sinasabi natin nung isang araw na in-impose mo, martial law. Okay? Pero hindi tayo pwede mag-operate ng matagal doon sa martial law. Okay, hindi natawag na under law. Bagamat sa iba, hindi nila tatanggaping under law tayo doon kasi, kumbaga, ano lang yun, discipleship. Okay? So, bottom line dito, magawa, nag-operate ba tayo sa highest standard ng Diyos? Yun nga, yung agape love. Yung hindi ka natuturuan, hindi ka nautusan, kumikilos ka, kusa. Kasi nga, yung buhay mo, sabi ko lagi, yung ibon, kakalipad. Yung isda, natural lang yung lumalangoy. Sa ating mga anak ng Diyos, natural lang yung ginagawa yung kalooban ng Ama. In fact, doon sa Great White Throne Judgment, ito na siguro yung absolute answer doon sa mga confusion sa doctrine ng ibang mga Christians. Sino yung papasok sa New Heaven and New Earth? At sino naman yung harap sa Great White Throne na sasabihin ng Panginoon, di sila kilala? Eh di yung mga taong hindi gumawa ng kalooban ng Ama. Okay? Siyempre, kung nang ibig sabihin noon, John 6.29, John 6.40, yung mga hindi naniwala, doon sa sinugo ng Ama. Eh, naniwala naman tayo lahat. No, sa sinugo ng Ama na si Jesus Christ. Pati yung mga kulto, naniniwala doon. So, ang tanong, ano yung resulta ng paniniwala mo dyan sa Panginoong Jesus? Siyempre, yung Panginoong Jesus, gospel yan. Yung Jesus, death, burial, resurrection, ascension, yung Christ, Pentecost. Gospel. Sino ba talaga yung naniwala sa gospel? Again, ito na naman. Sino ba talaga yung tao na kung saan magmula maaga hanggang gabi, consistently, lalo na itong last hour of these last days, eh yung ginagawa niya yung kalooban ng Ama. Which is,
ang obsession lang natin dito, ang passion natin dito, kasi ang mission natin dito, ay yung kamukha nung kay Jesus Christ. As Christ was, so are we. No? So, ito na yung palagay ko, dapat mag-examine na tayo sa isa't isa. Sabi nga ng iba, atulin nyo ako kung anong analysis nyo sa akin, kasi yung iba, ako, pag ako nag-analyze sarili ko, lagi akong good. Pati siguro ikaw. So, ngayon, panahon na para pa-judge tayo sa mga kapatid, kasi meron din silang Holy Spirit kung talagang kapatid, para malaman natin kung ano talaga yung nakikita nila sa atin. Examine me and know my heart, sabi nga ni David sa Old Testament, sa Book of Psalms. Baka mamaya meron nakikita ang Panginoon sa pamamagitan mo ni Billy at saka ng mga kapatid na hindi ko nagagawa, nakalooban ng Diyos. So napakadelikado, kasi muna darating ng Panginoon. Ang mga signs of the times, hindi na nga natin gano'ng pinapansin kasi sobrang dami. Ang inaantay na lang natin yung sound of the trumpet, no? At saka yung sigaw ng Arkangel. So itong huling araw na ito, Mago, kanina nabibless ako kaya kay Kuya Billy mo, di ba, nag-invest yan sa mga kapatid. No? O, hindi lang prayer, kundi financial. Malaking bagay yun, kahit konti lang, kung talagang yun ang lahat-lahat siya, di ba? Binigay mo lahat sa Panginoon. Ano yun? Widow's mite. No? Pagdating sa Bema, ang laki na reward. Kaya rin, Mago, nakita ko kanina, kaya kita kinakausap ngayon, din naiya na akong sabanggitin man yung salitang Tamiya at saka yung mga Eros Love, kasi narinig kita kanina, hindi mo naman dinidisplay yung kabanalan mo. Pati ako ngayon, napapaso na sa'yo, okay? Napaka banal mo, okay? So, lalo akong naniniwala tuloy na itong hamak na chairs na to sa mata ng iba, totoo. Kasi pinaplansa lang yung doctrine natin, orthodoxy natin for the last 27 years. At nang maka, ano yan, ma-establish yan, yun nga, dinala tayo ng Panginoon sa discipleship. At ang discipleship, sabi nga ng iba, narinig kong kasama natin, sige na nga, pabanalan tayo ngayon. Di ba, kasi yun ang criticism ng iba sa atin dati. Masyad tayong liberal, masyad tayong lenient, masyad tayong yung iba, hedonism. Abay ngayon, sino ang atul sa atin? Okay? Kasi sabi nga sa Bible, double holiness, di ba? Work out your own salvation with fear and trembling. And denying ungodliness, etc. bago dumating ang Panginoon, cleansing our self, sabi nga sa John, pero sa John, so lahat yata ng ginagawa na natin, walang masamang isip, walang masamang salita, pati pambubulyaw, ayaw na natin ngayon, pati yung gesture natin, ako minsan, labag sa good manners and right hand, lalo na ako, di ba? Kung maupo ako, para akong walang respeto. Hindi ko na pwedeng sabihin, may rayuma ako, matanda na, hindi na pwede. Kailangan talaga mag-act tayo accordingly, according to our, yung calling, diba? Yung ika nga, pati yung kadisentian, order, kailangan meron tayo nun, okay? So, maka may tanong ka, sumobra na yata yung explanation sa how to be born again. Then, yung ibang kaninang topic mo, yung... Kung validation lang ito. Yeah. Ngayon, yung ibang nagdududa, baka mamaya sila walang ganun. Bah, umabol. Umabol. So, kung talaga may Holy Spirit ka, ang Panginoon, sa pamamagitan ng buhay niya, na nandyan sa atin, partaker tayo nun ng Holy Spirit. Pero hindi ko sinasabing, itong Holy Spirit, tayo lang, tayo lang may monopolyo nito. Sinasabi ko, yung mga ibang Christian sa labas, it could be na piniprepare sila ng Panginoon sa tribulation period. Kasi kung minsan nababanggit ko madalas, nanonood ako ng mga patotoo ng mga ng mga scientists, biglang mga 80s, dating 80s, skeptic, agnostic, talamak na 80s, tapos biglang naging Christian. Okay? Nakakapanood ako ng mga Muslim, o kaya mga naging Christian din. Iba't ibang reliyon, halimbawa mga Jewish, na ang hirap paniwalaan kay Jesus Christ. Tapos biglang nalang isang araw, na-convert sila. Yung iba, naiiyak pa nga ako sa testimony nila. So, mamaya, tinatala ko sarili ko, Lord, meron ka ba talagang ibang kaparanan na maliban dito sa gospel na baka mamaya, inaano lang namin to, ginagawang unique, o kaya parang niroromanticize para magmukha kaming iba unique, exclusive, matalino, di ba? O baka pwede na rin ito mga to, na masama sa rapture. Pero alam mo, Mago, marami na akong beses nag-examine, nag-pray, nag-meditate dyan tungkol sa isyong yan. Wala talaga, ang conclusion ko pa rin, ang Panginoon tayong inianda niya 27 years ago, para itong gospel na ito na pang-rapture, sa tingin ko napaka-stricto kasi pang-mature din. Kumbaga, hindi lang intellectually sound, biblically compliant, no, theological, lahat na yan. Talagang, ito na talaga yung sinasabi natin kailangan maintindihan. Hindi lang yung narinig, kundi talagang unawain, pakaintindihin. At pagka naintindihan na, talagang yung sarili nila, ilakip nila dyan. At ang resulta niyan, ibang-iba ka.
no, ibang iba ka. Hindi ka na pwedeng condenay ng 2 Timothy chapter 3. Hindi ka na pwedeng mag-guilty pag binabasa mo yung Colossians 3. Oo, yung setting. Di ba? Yung setting, Armand, something sa Tarabab. Hindi na tayo pwedeng makonsensya sa mga binabasa nating letter of Paul sa kay sa Colossians, sa Ephesians, etc. Na pang ano talaga eh, pang banal lang, di ba? So sa ngayon, nakikita ko eh, nakikita ko sa inyo, nakikita ko sa church na yung biglang pagbabago ng church na to, damang-dama ko yung gawa ng Holy Spirit. Now, sinabi mo kanina, meron din gumagawa niyan. Sa labas, yung kilos nila, kuminsan, mas holy pa ang tingnan kaysa natin. Kasi nagpe-pray sila. Bago kumain, bago ganito, ganyan, ganyan. Wah, dito rin nangyayari yan. Dito, hindi makakainsin ako yung bilim, kundi nagpe-pray. Okay? Napupuna ko, balagi ko, may mga inianda kayong mga ibig ng puso nyo, mga awiting spiritual, na kuminsan naudod lang kasi mga may gift ng awitin dito, kaya kanta, namamatay. Namatay si Kuya Freddy o namatay si Jonathan. Daming namamatay. So, may phobia na yata. wag. Kailangan talaga lumabas yung holiness na yan at i-express niya sa magitan ng mga himno, awitin, whatever. Huwag lang pa-influensya sa mga hindi dapat na kunan ng pagugutan tulad ng mga music sa labas. Delikado yan. No? Subconsciously, na-apektuhan tayo, hindi lang sa mga lyrics nila, pati yung mga beat nila, ingat tayo. Yung tala-tala na yan eh. Baka ibang tala yan. Okay? Lucifer pala. No? Si Lucifer, ang pangalan niya dati, Bright Morning Star. Okay? So, Morning Star. Okay? Hindi Bright Morning Star. Tala sa umaga. So, ingat tayo dyan. Uso ngayon yan. So, kung meron man tayong talent, pwede nating express. Sa mamagitan ng originality ng Holy Spirit at ng spirit nating nandiyan sa loob, palagi ko mas marindi tayo kaysa sa mga kampo ni Satanas. Ni Lucifer. So, anong question mo, Bill? Anong ikaw? Mago? Pagdating sa disciples nga pala, masingit ko pa, huwag lalabnawin, huwag tutubigan yung discipleship. Kanina nga nabanggit na natin, yung too much sugar preaching can lead to truth decay. No? Hindi truth decay, truth decay. So, yan ang kumisan na paalala ko sa sarili ko. Kasi kumisan, naawa na ako sa inyo, yung abag na ako sa chairs na kung saan, pagod na sa paglalakbay, etc. Nandyan yung gusto kong aliwin, gusto kong bigyan ng pag-asa, kung pwede lang, kayo lang, wag na kayong magligtas na kayo lahat. Di ba, lagi narinig mo sa... Kaya lang sa ngayon kasi ayaw nating magbaka sakali, ayaw nating maging kampante. Tandaan mo, yung mga tiga Sodom at Gomorrah, hinila lang ng angel of the Lord. Ayaw nilang malis. Okay? Kaya nandun yung remember Lot's wife. So, sa ngayon, nakikita ko yung church, yung ibang mga member ng church, parang kumisa may struggle sila. Kasi na-establish tayo dun sa dating matrix. Yung dating doctrine na ligtas na tayo. No? Okay na. By grace through faith. By grace through faith pala. Parin, kaya lang gawa pa rin ito ng Holy Spirit, yung discipleship hanggang uli. Medyo nahirapan lang tanggapin ng iba kasi nasanay sila dun sa kaisipan na bawal lang gumawa rito, kailangan pure God's work ito, yung gawa ni Kristo. Totoo yan, kaya lang pati yung gawa ng Holy Spirit, gawa ng Diyos yan. Okay, so pati yung discipleship gawa niya. So huwag tayo mangingiming sabihin, okay, paniwala na talagang lahat ito by grace through faith, gawa ng Ama, gawa ng Panginoon Jesus, gawa ng Holy Spirit. Yung gawa ng Holy Spirit, holiness, diba? Ibang iba ka, diba? So na-discuss ko na yung Romans 9:3 sa ibang mga episode na kung ano yung pwedeng gawin para lang maligtas yung iba pa. Pati yung mga sacrificial work, you know, yung mga dating hindi natin ginagawa. Kung kinakailangan ng iba pa yun, hindi para maligtas ka, kundi para maligtas yung iba. Ginagawa natin yun. Halimbawa sa mga LGBT, sa mga may questionable na relationship, nasabi na yung mga association niya natin sa mga business na hindi dapat na makipag-associate, di ba, mga ganun. Oh, yung mga alam na lahat ng ating kilos socially, lahat na politically, economically, kailangan i-examine niya kung talaga nagbibigay ng patotoo bilang ambassador ng Panginoon Diyos ni Kristo dito sa lupa. Kasi alisin na yung mga ambassador at gagirayin na ng Diyos itong daigdig, yung tribulation period. At speaking of tribulation, nandiyan na lahat yung signs, di ba? Yung peace treaty, nandiyan na rin, nakaamba, at bago yun, na rapture muna, bago yung rapture, transformation, at bago yun, resurrection. So, resurrection, transformation, isang kisap mata lang yun. Tapos, rapture, 40 days of the rapture, rapture. Tapos kung may gap yung rapture at saka yung peace treaty, hindi na alam, okay? Theory yun. So, pagdating ng signing of peace treaty, automatic yun, 7 years na tribulation period, magko-commence yun. Sinabi ko na ito sa mga ibang episode, wag na nilang pagdadaan nyo kasi talagang meron talaga ang talagang plan of God, may 7 years tribulation.
Tapos doon yung second coming of Jesus Christ, tapos yun yung millennial reign of Christ, no? So ngayon nakikita natin ang talagang bundingdig eh nagpe-prepare diyan sa isyung 'yan. At nasasabi na lang natin madalas, remember Lot's wife at pagdating ng Panginoon, tiyakin. Hindi yung second coming, yung rapture, okay? Ikaw ba may duda na walang rapture? Wala ko akong duda. Meron pong rapture. May midrib. 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 Kaya lang, yung mga pupugutan ng ulo, may element of truth yung midrib. Meron ding post-rib, yung pang-millennium, yung pang-lupa. So may pang-lupa, post-rib, tama rin. May pang-angelic, midrib, tama rin. May pre-trib, tama rin yung pang-langit. Kaya lang, iba nung masa na pang-langit, baka maiwan. At doon sa second trip, papasok. Walang ulo. Okay, ulo. So, marami pa akong pwedeng sabihin, kaya lang baka naiinip ka na mag-o. okay ba? Wala ka ng tanong? Kakatiis ka hanggang wakas? Kakatiis. So, yung Imago Day, pangangatawanan mo? Ikaw, Billy, ano bang balak mong gawin? May gusto kong sabihin? Forget yourself. Deny yourself, ha? Okay. And the Holy Spirit. Deny yourself and follow Christ. Sa Bible yun, sinabi ni Jesus. Deny yourself. Okay. So, anong abilan mo sa mga nakikinig? Gamago. Ano po, yung sinabi ni Jesus Christ na yung pagka binigay mo sa kanya yung buhay mo kay Kristo, mahanap mo yung eternal life. Oo. Ano po, yung... He who is the Son is life. Oo. Eternal life. At mag-o, naintindihan mo ba kung gaano katagal yun? Yung eternal life, kung gaano kalaga yun. Wala na pong ano yun, wala pong limit. Oh, pero kailan makita ng mga tao sa atin yung pag-asang yun, para at least kahit paano, tungaling araw, maingit sila doon sa ating pag-asang yun, baka sakaling pakinggan pa tayo. Okay? So in church, ano masasabi mo ngayon? Sa pangkalatan, nakikita mo, ano nakikita mo? Itong church na ito. Kaka-bless, bakit? Kasi ba, may resulta na po yung... Nakikita mo yung kahit paano, unity na bubo. Unity, yung sa buklod ng pag-ibig. Opo. Okay, God's that. Sa bahay nyo, may nangyayari? Opo, meron po. Yung testimony ng mga kasama sa bahay, okay ba? Opo, okay po. Pag-uwi ko nga po doon, galing pa akong pala, linis ng bahay lang. Talaga? Malinis pati bahay? Parto ko lang ito. Hindi, wala ka kasi. Nag-volunteer ka doon sa balanga. Ikaw, Billy, anong napapansin mo dito sa atin dito? Mag-ingat ka, nandiyan si Adday-Day, maririnig ka sa YouTube. Hindi, joke lang. Anong naman po magagawa? Kailangan po magingan din ng mga iba na kailangan be a good. Ambassador of Christ and God. It's the gospel discipleship. Ang fellowship nga palang ito, anak ng bulkan. Okay, kasi nung pagkatapos ng pinatubo, bulkan niya, anak na lumabas yung church. Okay? Ito nga pala, nag-landmark pa yung pag-alis ng base militar. Na siyang landmark na kung saan yung early medieval Christianity patapos na. So yung nagre-represent ng medieval Christianity, yung Amerikano, umalis dito sa Pilipinas 1992. Sinabayan ng pagputok ng bulkan noong 1991. May fanfare pa, may fireworks. So, ngayon, may bulkan na naman. Okay? Na tail ba ito? So, sa Hebrew, merong ibig sabihin ito eh. Yung tinatawag na mga sinugo for a purpose. Yun ang ibig sabihin daw, ayon sa mga Hebrew scholars. So, kung ang sinasabi nito, eh tinatapos na ng Panginoon itong mga sinugo niya. Magmula ng 1992 para i-preach ang gospel. Itong uling araw, so be it. Kasi ang tall volcano, yan ang parang props. So, hanggat hindi tumarating ang Panginoon na siyang nagpa-props dito sa tall, balak pa nga natin magpunta sa mga evacuees doon, mga bakwit, para i-preach ang gospel. Kamukha ng ginawa natin, nung una nating umpisahan ang ministry nito, pagkatapos ng lahar, etc. Eh, nag-preach tayo sa mga resettlement area, sa mga bundok dito sa norte. So, gagawin natin ulit yun, by God's grace, dito sa Tagaytay, dito sa Batangas. Okay? Sama ka? Sama kayo? Sama po. So, yun, ipipreach natin ang gospel sa kanila, kawawa naman. Para bago dumating ang Panginoon, yung inumpisan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan, tinatapos ng pagputok ng bulkan sa taal, eh baka sakaling meron pang sumabit. Okay? Yun, parang kalad ka rin na sila. Parang Sodom at Gomorrah. Okay? Okay, so sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Amen.